Good morning, good mga kabataan. Morning, good morning, Lila. Good morning po sa ating lahat. Good morning mga classmates ko. Good morning. Lola, Lila, kamusta ka po? Mabuti. Ang balitaan ko, birthday daw ng nanay mo. Ay, opo, Lolo. Nung Friday po, Lolo. Oo, talaga naman. Di, paano yan, Lila? Tumatanda na ang nanay mo. Well, Lolo, kasama sa buhay po. Kasama yan sa buhay, ganun. Ganyan naman, si Lolo mo rin, tatanda, magiging opo. 76 na rin ako ngayong Lolo, July. Hindi alata, Lolo. Oo, hindi alata. Parang 75.5 lang. Yes, Lolo. Sige. Okay, Lila. May mga kwento akong maganda ngayon. Pero bago yon, magdasal muna tayo, Lila, di ba? O sige, Lila. Oo, magdasal muna tayo. Sige. Lord Jesus, good morning. Good at morning. Thank you po sa panibagong araw, Lord. Thank you sa kasi po ginising mo kaming mga bata para makapag Sunday school at muli ay makasama namin si Lolo Al. Thank you, Lord, sa mga classmates ko na nandyan. At Lord, i-bless mo po yung mga bata na merong sakit. Sana po gumating na sila. And Lord, excited kami sa araw na ito sapagkat alam po namin na madami na naman po kami matututunan kay Lolo Al na ibabahagi sa amin sa mga kwento niya, Lord, sa Bible. Thank you, Lord, kay Mami at Daddy na nandyan palagi at nagsosupport sa aming mga bata. I-bless mo din po sila at sila Lolo at Lola, Auntie at Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Lila, sa panalangin mo, no? Yes, alam Lolo. Nyo, para akong lumalakas pagka may mga panalangin katulad yan. Siyempre, Lolo. Salamat. Ayan, Lolo, para lumakas ka po. Exercise. Ay, mag-exercise ka, Lolo. Opo, naku, talaga. Sige. DM, matugtog na natin yung pinakamagandang exercise song natin. God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Wow, sarap, no? Naku, naka-relax ako, Lila. My God is so big, so strong, and so mighty. There is nothing my God cannot do. Galing, biro mo yon. At alam mo yung sinabi ni Pablo, Lila, natandaan mo yung sinabi niya na, I can do all things through Christ who strengthens me. Tandaan natin yon, mga kabataan, ha? Philippians, naku, hindi ko, 421 or 413. DM, galing mo DM, ha? Philippians 413. I can do all things through Christ who strengthens me. Yun. Pag nasa kalagayan kayo, mga kabataan, na parang ang hirap na talaga, tumawag tayo sa Panginoon kasi I can do all things through Christ who strengthens me. Tandaan natin yan. Lolo, papalakasin niya tayo. Yes. Inspire niya tayo. Kung medyo nawala na tayong inspiration, bibigyan niya tayo ng inspiration. Yes, Lolo. Papamamagitan. At dahil dyan yes. Nga, Lolo, ano nga po yun, Lolo, yung ikukwento mo po sa amin? Mayroon akong ikikwento sa inyo
tungkol sa tukso. Alam mo yung tukso, di ba may awit na tukso? Tukso, layuan mo ako. Ang galing mo, Lila. Parang marunong kang kumanta ng mga kantang ganyan. Hindi po, Lolo, narinig ko. Narinig mo lang. Tukso, layuan mo ako. Di ba? Ngayon, sino nga kumanta ng Lolo? Imelda Papin ba yung Lolo? Parang ganon. Ang galing mo, Lila. Natandaan mo yan, ha? Opo, narinig ko. Anyway, tukso, layuan mo ako. Alam mo ang ikikwento ko sa iyo ngayon? Ang ating Panginoon, tinukso rin. Ha? Gulat ka, no? Gulat pero ka. Pero si Jesus natutukso, hindi po pwede po yun. Hindi po pwede. Hindi siya natukso, pero tinukso siya. Tinukso siya, pero nilabanan niya yung tukso. Yun. Lila, alam mo yung nangyari yun. Ngayon, ikikwento yan sa atin ng ating DM Jeff. Si DM Jeff, may ikikwento sa atin, manood tayo at... Okay po. Bantayan natin, ha? Kung anong sinabi mga ng... classmate, bantayan sige. Natin kung paano natukso siya. Correct. Sige, sige. Come and see The Temptation of Jesus. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem and grew up in Nazareth, where he grew in wisdom and favor with God and man. Oh, I see. Jesus was baptized by John, and God showed John that Jesus was his chosen one. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness among the wild animals. Oh, hey there, friend. For 40 days and 40 nights, Jesus didn't eat anything. So he was hungry. Satan came to him and said, "Hey, if you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus knew God's word, and so he answered, "No. The word of God says people don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." And so Jesus passed the first test. Then Satan took him to Jerusalem and said, "If you are the Son of God, jump off. Aww. For the word of God says he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Wait. But Jesus said, "The word of God also says you must not test the Lord your God." Now. And so Jesus passed the second test. So Satan took him to the peak of a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all their glory. Satan said, "I will give it all to you if you kneel down and worship me." But Jesus said, "Get out of here, Satan, for the word of God says you must worship the Lord your God and serve only him." Then Satan went away, and angels came and took care of Jesus. And so Jesus passed the third and last test. Ayon, Lila. Ganda. Kita mo na. Tinukso ang Panginoon. Pero anong nangyari? Hindi nanalo si Satan. At anong nangyari? Anong ginawa ng ating Panginoon para matalo niya si Satan? Anong ginawa? Lagi po siyang nagsasabi, Lolo, sa Bible. Oo. Yung nagsasite, Lolo. Correct. Scripture, Lolo. Correct. Kaya mga bata, marami ba tayong alam sa scripture na kaya nating i-quote, kaya nating sabihin kung tayo ay tinukso? Wala, Lolo, yung Philippians 3:14. Philippians 4:13. John 3:16, Lolo. Alam nyo yung mga John 3:16. Ano pa? Marami pa kayong mga alam na... Kaya importante, Lila, na pag tinukso tayo, may alam tayong salita ng Panginoon na gamitin natin na para hindi tayo matukso. Halimbawa, sabihin, paano mo nalaman na tama yung Panginoong Hesukristo na papunta tayo ng langit kung tayo ay susunod sa Kanya? Ano ang sabi ng ano? Ang sabi ng Panginoon, "I am the way, the truth, and the life." Ganun, di ba?
pag mayroong nagsasabi sa atin, no, paano mo nalalaman yan? Eh, sabi ng Biblia, sabi ni Juan, na sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yun. So, ang susi, dapat marunong tayong sumagot gamit ang salita ng Diyos. Lila, di ba? Pag tinukso tayo mga kabataan, tama ba yun? Ano ba? Karanasan mo, Lila? Natukso ka na ba? Ganon? Eh, minsan, lolo nga, pag kunwari po bata, syempre, lolo, nagpapaniwala po. Correct. So, minsan, lolo, nagkakasala, pero natututo din sana lolo sa pagkakamali po. Pero nga. Si Jesus, lolo, ang galing niya kasi, talagang hindi po siya natukso kahit minsan. Hindi natukso. Ano kaya ang mangyari kung ginawa ng Panginoon na tinapa yung bato? Ano kaya? Ano kaya mangyari? Di natukso nga siya, no? Okay. Nadala siya ng Satanas. Nagpa-fasting siya noon eh. Kaya dapat, kung mayroon tayong pinapaniwalaan na gagawin, huwag tayong matukso. Halimbawa, ikaw, Lila, mayroon kang assignment na dapat mong tapusin. Ngayon, parang inantok ka na, no? Matulog na lang ako, siguro kaya ko na itong gawin bukas. Tapos bukas dumating, hindi ka nagising. Ayun, hindi ka tapos sa assignment. Di ano ba nangyari? Yung material na pangangailangan, yung pagtulog, ay parang nanaig doon sa dapat ay tinapos mo yung trabaho. Yun, di ba? Parang ganun. Parang naihalin tulad ko yan, Lila, sa bread eh. Ang bread, masarap kainin. Oo, talaga, di ba? Okay. Tulog, masarap gagawin. Yes, pero dahil meron kang gagawin, dapat tapusin. Kaya huwag tayong kung ano nung ginagawa natin, hindi natin alam. Kaya magiging purposeful ang ating trabaho, Lila, di ba? Mga bata, dapat kung mayroon tayong balak na gawin, huwag tayong magpapatukso sa mga sine o mga TV, mga ganon. May focus tayo sa ating gawin, di ba? Pero alam mo po, Lolo, sa ngayon, Lolo, na modern na, tapos Lolo, madami po talagang yung nagtutukso sa aming mga bata, yung maglalaro, Lolo, talagang, yung mga gadget, Lolo, yung mga madaming mga movie, Lolo, mga cartoons, Lolo, talagang parang magbibigay ka talaga, Lolo, ng parang para doon. Kaya, Lolo, minsan, Okay. Na kami gumagawa ng assignment. Yung ganun. Napapagalitan na kami ni Mama at Papa. Ayun, ang nag-teacher din. Nag-teacher, Tapos, Lolo, ang consequence po nun, bababa ang grade namin, Lolo. Yun. Kaya, yun nga ang nangyayari, Lila. Yung buhay mo, saan alam mo kasi pag estudyante ka, dapat gamitin mo yung lahat ng panahon mo para matuto, para sa kinabukasan. Handa ka na, Lila. Handa ka sa kinabukasan kasi kung hindi ka handa, ay magiging matatakot ka sa kinabukasan mo. Yun mga bata, ang importante na kung tayo natutukso na magre-relax, mag-TV, kung ano-anong mga ginagawa, yung ating mga assignment ay hindi natin nagawa, Lila, patay tayo. Hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Yun. Basta, parang Lolo, ano gagawin ko po muna yung assignment ko, kung ano po yung importante. Yun. Meron naman, Lolo, konting time para manood. Correct. Ulo, yun. Diba, Lolo? Yun. Gawin muna yung dapat na gawin, saka na mag-relax ng kaunti. Kaya yun, hindi na tukso yun. Ibig sabihin, ikaw na mismo ang nag-isip. Hindi na yung, sarap matulog na. Parang naakit ka na sa... Opo, naakit ka, Lolo, na yung... Parang, ano ba yun? Yung priority ba yun? Correct. Maganda yung word mo, Lila. Ang bright mo talaga, priority. Dapat matuto ka ng priority 1, priority 2. Okay. Dapat may ang araw mo nakaplano. Ganon. So ngayon, ano pang temptation ng Panginoon? Na alam mo, Lila, iba rin yung may natempte ng ating Panginoon. Tatukso siya na gamitin niyo yung kanyang kapangyarihan para sa sarili niya. Kasi sinabi, sa iyo lahat ito, yung kaharian na ito, mapasa iyo ito, sumimba ka lang sa akin. Opo. Ano bang sinabi ng Panginoon? Sa Panginoon lang tayo magsimba. Yes. Hindi, yun.
Ibig sabihin, kasi kung ginawa ng Panginoon yun, ng ating Panginoong Hesukristo, di ba ka si Satan doon na sa kanya magsimba, hindi na sa Panginoon. Kaya, ang importante na gamitin natin yung ating kapangyarihan kung mayroon man tayo, hindi para sarili natin, kundi para sa iba, Lila, di ba? Yes, Lolo, mga kabataan. Dapat yung kapangyarihan, Lolo, para sa kabutihan. Para sa kabutihan ng lahat. O tulad nung isang politiko, halimbawa, ay, maraming pera darating sa kanya kasi mayroong kontratang malaki. Isang bilyon. May 10% ako nito, parang ganun. Eh yun, eh para sa sarili lang niya yun. Samantalang nabawasan ng 10% yung pampagawa, sana sa tulay, na magandang tulay, eh nabawasan na, hindi na masyadong malakas ang tulay. Kaya ngayon, nag-iba ang tulay, maraming tao na aksidente. Yun, yun mga... Masama yun. Pero siyang kapangyarihan, congressman siya, siya yung may hawak dito sa project na ito. Although, bawal dapat yon, pero ginagawa yan ng mga politiko. Yun so, nga, Lolo, pag nasa kapangyarihan ka, yun. Ibig sabihin, Lolo, yung kapangyarihan na meron ka, hindi para gumawa ka ng masama. Nang masama, kundi mabuti para sa lahat. Yun. Yun. Yun ang isa. Lolo, talagang alam ni Satan yung pinili niya na nagagamitin para matempt Jesus o kaya sa mga tao yan. Na alam niya po, Lolo, na talagang mahuhulog po yung mga tao doon. Correct. Talagang alam niya. Kapangyarihan, pagkain, kung kasi anong... Kasi diba, Lolo, correct. Na physically, talagang kailangan po natin din na maging malakas. Oo. Kailangan din naman talaga natin yun. Ngunit, huwag nating gawin yan na excuse para hindi natin gawin yung mabuti. Tapos, Lolo, yung kapangyarihan nga. Madami po talaga na napapahamak na pag nasa iyo na, Lolo, yung kapangyarihan. Wala na. Naaakyat na sa, ano, Lolo, yung pagiging makasarili. Tama yun, Lila. So, mga kabataan, sa paglaki natin, maraming tentasyon, maraming tukso na darating sa ating buhay. Maraming mga tukso. Iba't ibang klaseng tukso. O mayroon halimbawa, ikaw ay may asawa na. Lila, may asawa ka na. Eh, nakita mo ngayon yung dati mong girlfriend. Eh, ngayon, nagkita kayo, nag-date kayo. Minsan lang naman. Opo. Okay. Eh, yun na ginasundan na, nasundan na hanggang nasira na yung pamilya. Alam, Lolo, may kwento ng ganyan kay David. Si David, ay grabe naman yung kay David, Lila, di ba? Alam mo yung ginawa ni David, ang sama talaga noon. Nagustuhan niya yung isang babae na may asawa. Sino nga po yung si Uriah, yung si Bathsheba, yung babae. Uriah or Urias ba ang tawag sa Tagalog? Kapitan, sundalo ni David. Ah, sinabi niya, doon ka, balik ka sa giyera. At pinalagay niya si Uriah doon sa pinaka-delikadong labanan. Napatay. O diba, Lolo, power din po. Power yun. Ginamit niya para sa kanyang sarili. Yes, Lolo. Kaya talaga, Lolo, dapat maging maingat. Tama. Yung mga taong merong power. Tama position, yun. Correct. May money. Kasi yun. Darating talaga, Lolo, na matitempt ka na gawin mo na lang yung gusto mo para correct. Sa sarili mo at hindi na para sa kabutihan ng madami. Tama. Alam mo, Lila, punta tayo sa mga sa ordinary, mga kabataan. Tayong mga, alam ko, mga estudyante, may mga allowances kayo, di ba? Yung iba, sa halip na isa-save yung kanilang allowance, gastos lahat. E ngayon, pagdating ng gipitan, alaman lang ikaw madukot na savings. So ngayon, wala ka, kawawa ka naman, wala kang madukot. Eh, nagkataon, wala rin pera yung magulang mo. Kaya dapat talaga mag-ingat, mag-save din, Lila. Opo. Yung temptation mo to use na the money na mayroon ka, wala ka man lang, hindi ka nagtatabi ng saving, yun ang malaking temptation sa mga batang katulad ninyo. Kaya, tandaan ninyo mga kabataan, mag-save kayo, mag-save. Kasi, hindi darating yung panahon, hindi lahat ng panahon meron tayo. Correct. Lalo na kami mga bata na yun. Parang, Lolo, hindi pa naman talaga namin kailangan yung mga binibili namin. Correct. Si-save na lang, si-save, Lolo. Ganon. Kahit na binibigyan kami ni Mami at Daddy ng pera, pero
Parang hindi pa man namin lolo time na bumili ng kung ano-ano. Yun. Receive na lang. Tama. Alam mo, Lila? Alam mo, Lila, mayroon akong karanasan. Di ba naging pastor ako ng paradahan? Opo. Nagpagawa kami ng simbahan doon. Alam mo, dalawang bata, anak ng pastor. Ang savings nila, binigay nilang lahat ng savings nila para sa construction ng simbahan. Dalawang bata yan, Lila. Umabot ng 1,000 plus yung saving ng bawat bata. Imagine, yung mga savings nila through the years, binigay sa construction ng simbahan. Grabe, oo. Kaya yun, mga kabataan, talagang hangang-hanga ako din sa mga anak ito ni Pastor Gary. Pastor Gary, talagang nakakatuwa yung mga anak niya. Nakakatuwa nga po yan, Lolo, kasi ibig sabihin, yung sinave nila, meron talaga yun silang nakalaan para bilhin, pero mas pinili nila na ibigay sa simbahan. Sa talaga po. Pero naman, kita nilang simbahan, maganda. At kita Lolo, may iisip nila yun na, ay, meron ako dyang part. May part ako dyan. Correct, dyan. Correct. Diba, Lolo, parang so, ang sarap sa pakiramdam po. Correct. Ganyan, Lila. So, pag maisip ka, matukso ka na gagastos ka ng isang ganito, isipin mo lang, kung hindi naman kailangan masyado, tabi ko na muna. Tabi ng tabi. Then, mag-isip ka lagi ng mabuti para sa lahat. In other words, yung lahat mong karangyaan ngayon, lahat mong mga pabor sa sarili mo ngayon, isipin mo na magtabi-tabi rin. Hindi ka matukso na gamitin na lang lahat para sa sarili mo. Tama po yan, Lolo. At yun. Dahil dyan, o yan. Magpapabili ako, Lolo, ng piggy bank. Tama yan, piggy bank. Para kung meron kang tabi-tabi, may coins, ilalagay. Merong mga coins, Lolo, ilalagay ko po doon. Alam mo, Lila, may karanasan. Kami ni Lola Linda mo. Sabi ko, we should never say na wala tayong pera. Mayroon tayong pera lagi. Alam niyo kung bakit? Masigurado kung may pera. Lahat ng coins namin, Lila, nilalagay namin sa piggy bank. Meron kaming lata na malaki. Doon namin nilagay lahat ng coins. Kaya hindi namin masabi wala kaming pera. Meron kami talagang pera lagi. Lolo, nandun sa bahay. May pera kami. Meron din kaunti sa bangko. Kaunti lang sa bangko. Pero meron kami. Pero Lolo, binuksan mo na po yung mga barya mo po. Actually, nagagamit lagi, Lila. Minsan, pag wala kaming barya, minsan, wala kaming pambayad sa tubig. Ayun, may pambayad sa tubig. At least, Lolo, nga po. Mayroon lagi. Correct. Yun. At naging kagamit-gamit, Lolo. Correct. Yun, Lila. Dahil dyan, Lolo, ano pong magandang memory? Memory verse, DM Jeff, tulungan mo nga kami. I think Luke 4, verse 4. Okay. The Gospel of Luke. Chapter 4, verse 4. Jesus answered him, it is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Sa ibang salita, sa ibang mga version, but by every word that proceeds from the mouth of God. Pero ganun na rin yun. Sige. Hindi nga lang po tayo nabubuhay sa tinapay. Sa tinapay lamang. Oo. Correct. Higit, Lolo, sa salita ng Diyos. Kasi alam mo, kanina, Lila, nasabi ko yata ito sa iyo na, alam mo tayo, hindi lang talaga tayo sa tinapay, kundi ang tanong natin, bakit ba tayo nasa mundong ito? Ba't ako ginawa ng Panginoon? Para kanino ba ako? Para kanino ba itong buhay ko? Ganun. Dapat maisip parang na. Parang Lolo yung commercial ng isang kape. Ano na ngayon? Kanino ka bumabago? Okay ka, Lila. Pati yun, nababantayan mo, ha? Para kanino ka bumabangon, Lila? Ay, para bumabangon ka para sa lahat. Para sa pamilya mo, para sa simbahan, para sa Panginoon, para sa taong bayan. Yun, Lila. Yes, Lolo. Oo, ganyan. Mga kabataan, yun ang leksyon natin ngayon. Kanino tayo bumabangon? Kanino tayo gumagawa ng kabutihan? Kabutihan hindi sa sarili, kundi para sa lahat. At huwag tayong matitempt ng mag-relax, ng mag-gasto na lang left and right,
kundi isipin natin ang kinabukasan natin. Ha? Yes, Lolo. Okay, Lila. Ang ganda po ng itinuloy okay. Niyo sa amin. Okay, salamat naman. Dahil dyan, Lolo, may mga na-ready na ng mga coloring book or sige. Ano pang mga gagawin, Lolo, para sa aming mga bata. At yung memory verse, Lolo, patuloy po yan na nag-re-record, Lolo. Lalo na, Lolo, si classmate ko na si Kai Kai, si Ate Kai Kai, Lolo. Lagi po yung consistent yan, Lolo, na... Very good. Very good, Lila. Okay. Very good, Kai Kai. So, mga kabataan, at this point, siguro, magdasal tayo. Manalangin tayo. Ipanalangin natin, mga kabataan, ang mga kabataan sa Ukraine. Alam niyo ngayon, binobomba ang Ukraine, mga population centers, mga apartments, binobomba ng Russian... Kawawa. Alam mo ba, 1 million na mahigit, Lila, ang umalis sa Ukraine kasi nga sasalakay ang Russia. Kawawa ang tagang Ukraine. Kawawa. Hindi ba, Lolo, nang pwedeng mag-usap na lang? Ay, yun na nga ang prayer natin na mag-usap na lang. Eh, kaya nga lang, ito ngang si Putin, na ano siya sa temptation. Yung temptation, may power siya, ang kapangyarihan niya. Bahala. May nuclear power ako, mayroon akong mga aeroplano, mga missiles, lahat. Yan, eh, yung... Lolo, ang mali. Yan yung temptation ng power, Lolo, na temptation para bang pa. Kaya mong mahira ng isang buhay, bansa. Isang buhay yun, Lolo. Bansa. Oo, grabe. At ngayon, napaka delikado. Nakikita ko po ang problema nila dyan kasi kung gaganti naman yung Amerika, kung tutulong sila sa Ukraine, babanat sila ng mga aeroplano, magiging giyera na ang Soviet Union at mga Amerika. Di, puro may nuclear power. Naku, labo-labo na. Kaya dapat mag-usap. Kaya nag-uusap naman sila. Kasama tayo sa pag-pray ni Lolo. Oo, sige. Ano ba yung DM? Parang mayroon kayong pinapakitang pictures ng mga kabata. Ha? Food feeding. Oo, you see yung ginawa kanina ng food feeding kahapon ng mga ang ating board of mission and evangelism, meron silang food feeding, nagpapakain sila ng pagkain. Uy, mga kabataan, salamat uli sa ginawa ninyong pagpapakain sa mga street children at street people last month, last February. Yes. Oh. Lolo, galing. Mag-ipon po ulit kami tapos maghahati ulit, Lolo, ng 50 pesos ulit sa Oy, salamat mga classmate. So you see, dyan yan, nagagamit na kaagad ng savings. Ayan na mga classmate, tama, mag-ipon ulit tayo ng 50 pesos para magpakain ulit tayo. Either, Lolo, sa time ng BCS sa April, Lolo. Very good. Oo. Sige, Lila, mga kabataan, gawin natin yan. At ipanalangin na natin ngayon ang mga kabataan sa Ukraine at sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa kalusugan na binigay mo sa lahat ng kabataan, lahat ng mga magulang nila, mga uncles, aunties, mga lolo at lola. Salamat, O Panginoon, sa buhay namin. Aming idinadalangin ngayon, Panginoon, ang mga kabataan sa Ukraine at ang kanilang mga magulang, yung mga nanay nila, nakasama nila, at ang mga tatay, mga kapatid nilang lalaki na naiwan sa Ukraine upang depensahan nila ang kanilang bansa, Panginoon, laban sa mga Russian invaders. Panginoon, baguhin mo ang puso ni President Putin na i-withdraw niya ang kanyang puwersa at mag-usap na lang upang magkaroon ng katahimikan, magkaroon sa mundo, at walang malaking giyera, lalo na yung giyera nuclear na lahat kami buong baka magunaw na itong mundo na ito kung mangyayari yan. So, Panginoon, sana ang mga mapayapang pamamaraan sa pagbabago, sa paglulutas ng problema ay manatili, Panginoon, sa aming mundo. Idinadalangin namin si President Biden, si President Putin, si Prime Minister Prime Minister ng England, Panginoon, at ang Prime at ang Premier Chancellor ng Germany, Panginoon, si Scholz, na sana po gagawa sila ng magandang desisyon para sa kapayapaan ng aming mundo.
Dinadalangin namin palagi ang aming mga simbahan, ang aming mga miyembro ng simbahan sa Cosmopolitan Church, ang aming mga magulang, mga kapatid, mga uncles, aunties. Ilayo mo kami sa sakit, Panginoon, at palakasin mo kami lagi upang kami ay manatiling buhay, malusog, alang-alang sa iyo, sa aming bayan at sa aming simbahan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. At Amen. Happy birthday sa mga nagbi-birthday ngayong araw na ito. Yes, Lolo. Happy Sunday, birthday, classmate ko. Hello, Queen, Princess, at Abri. Okay. Maraming salamat sa susunod thank na linggo. Kaawaan tayo ng Diyos. God bless us all. God bless us. At mga classmate, malapit na yung ating church anniversary. Oh, yes, yes. Next month. Ay, ngayon na. Buwan na ito. Last Sunday, Lolo. Last, that's right, that's right. Bye-bye. Last bye-bye, Sunday. Last Sunday ng March. Daddy, God bless Paul. God bless. Thank you, Lila. Very good. Ingat, bye-bye. Ingat, bye-bye.